Ito na nga, pag-usapan nga natin, ano? Itong napaka-importanteng gagawin natin ngayong araw na to. Dadalawin ko po ang aking mahal sa buhay. Ito ah, aaminin ko na sa inyo. Meron tayong mahal sa buhay. Alam nyo naman, di ba? Lagi ko sinasabi na ako ay single. Pero meron tayong mahal sa buhay at dadalawin natin. Dahil ngayon ay kanyang kaarawan. Kaya ipapakilala ko na sa inyo. Ang ganda po ng panahon ngayon. Maaraw pero hindi ganun kainit. At eto pong mahal natin sa buhay ngayon ay walang iba kung hindi ang aking napakagandang nanay. Yes, ang aking pong nanay, ang aking mother. Sa aking pong live, madalas kong pinag-uusapan ang aking tatay. Dahil po ang aking tatay po ay napakalaki ng impluensya sa akin bilang isang political blogger. Siya po ay isang abogado at siya po ay talaga nga namang kami po ay minulat niya sa mga kaganapan ho sa ating bansa. Kaya naman masasabi ko po pagdating sa politika ay malaki ho ang impluensya ng aking ama. Ngayon naman ay ikikwento ko sa inyo ang impluensya ng aking nanay sa akin. Hindi man niya ako na-impluensya no pagdating sa politika, ngunit ho sa buhay ay talaga nga namang malaki ang kanyang impluensya sa akin. At alam naman natin, pag wala ang nanay, wala si Banat Bay. Dahil alam nyo naman, ang nanay ang talagang nagtiis. 9 buwan po tayong kinupkup niyan sa kanyang tiyan. At diba sabi nga nila minsan, ang bata, ang baby sa loob ng tiyan, pag nagugutom, nang iistorbo yan, nang gugulo yan sa nanay, diba? Pag nagising, maninipa pa yan, diba? May mga ganyan-ganyan tayong naririnig sa ating mga nanay nung tayo daw ay nasa kanyang tiyan. Alam ng mga nanay yan, di ba po? Kaya nga po ang masasabi natin, iba ang sakripisyo ng nanay. Kaya nga nalulungkot ako dun sa mga gago at mga tarantadong mga bata ngayon. Di ba po? Pagkatapos magpakahirap ng mga nanay ninyo, babastusin nyo yung inyong mga nanay. Hindi po perfecto nanay, alam natin po yan. Pero gayunpaman, wala ho tayong karapatan na sila ho ay hindi galangin at bastusin ho sila. At ang impluensya naman sa akin ng aking nanay, bigyan ko lamang po kayo ng background. Ang aking pong nanay nagsimula ho bilang guro at naging profesor. At ang kanyang ending po ay siya po ay naging university dean. Alam nyo, kitang-kita ko yung sakripisyong ginawa niya. At doon ko palang nakita ko na kaagad yung kanyang sakripisyo dahil siya ho ay nagtatrabaho sa umaga, tapos nag-aaral sa hapon, at sa gabi ho ay nag-aaral, nagma-master's degree ho siya kasi ho, kailangan ho yun para ikaw ay maging university din. Alam ko ho yan dahil sinusundo ko ho siya sa kanyang trabaho at paaralan. Alam nyo, hindi ho madali ho yun. Nakikita ko ho yung pagod ng nanay ko. Habang siya ho ay nagtatrabaho ay nag-aaral pa rin ho siya at habang siya po ay may sakit na cancer. Alam nyo, minsan no, nakikita ko yung lumuluha na lang mag-isa dahil sa hirap ng kanyang trabaho at nararamdaman. Alam nyo, ngayon ko lamang po na-realize na napakahirap po pala ng pinagdaanan ng aking nanay. Napatanong nga po ako minsan, sabi ko, bakit ba pinahintulutan ng Diyos na siya ho ay magkaroon ng cancer? Ang nasa isip ko nga noon, ba't naman ang nanay ko pa? Yung sana mga masasamang tao na lang sana ang magkasakit at mamatay. Pero bakit ang nanay ko? Alam nyo, may dahilan ho yun eh. Alam nyo ba ang purpose ng isang magulang sa mundo na ito? Ay siguraduhin ang kanilang anak ay lumaki ng tama, lumaki ng independent. At minsan, sa pamamagitan ho ng mga ganyang pagsubok, ang mga anak ho ay lumalakas, tumatapang, at nagiging independent. Sa tingin ko, yun ho ang isa sa mga dahilan kung bakit po dumaan ang aking ina sa ganyang klaseng pagsubok. Naniniwala ako na ang ginawa ho ng Panginoon sa aking nanay isang bagay ho na kumumpleto, hindi lamang po sa kanyang purpose sa buhay, kundi para din po para sa akin. Dahil ako po, aminado ako, ako po isang mama's boy. Pero nung nangyari po sa aking nanay yan, ako po ay naging malakas at matapang. Dahil nakita ko na kaya ng isang nanay, isang babae, ang humarap sa ganyang problema. At dahil doon,
naging inspirasyon ko po siya. Kaya tuwing dumadaan po ako sa pagsubok sa buhay ko o di kaya sa stress sa buhay ko, lagi ko lang naiisip ang tapang ng aking ina, ang lakas ng aking ina. Yan o ang aking inspirasyon. Mantakin mo, ang aking tatay ay isang abogado at ang aking nanay isang university dean. Alam nyo, dahil doon, talaga nga naman nagsisipag tayo sa buhay. Tayo ay muling nag-aaral. Kasi yan o ang aking natutunan sa nanay ko. Yung kanyang sipag at hindi ho tumitigil mag-aral. Kahit ho siya'y matanda na, siya ho'y pumasok at nag-masters para ho maging isang university din. At kaya naman nakakaya kung kanilang anak ay isang bobo tanga, di ba? Tapos at tamad pa. Kaya nga ho nung tayo ay graduate na ho ng kolehiyo, may mga oportunidad na ako po'y nag-aral ho ng church history, theology, at pumunta po tayo sa Korea para ho yan ay pag-aralan. Dahil nga po, sabi ko nga, never stop learning kahit ho ikaw matanda na. At ngayon naman bilang isang vlogger po, pinag-aaralan ho natin ng konstitusyon, ng ating mga batas dahil napaka-importante po niyan. Ngayon nga, maya't maya pa rin po ang pagtuturo ng tatay ko sa akin. Sinisigurado niyang alam ko talaga ang batas at hindi lang ako puro chismis. Kaya tama po talaga yung sinabi sa Biblia doon sa panglimang utos, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Honor your parents. Alam niyo ba kung bakit honor your parents? Ang parents and children relationship kasi, yan ho ang pinakamalapit na relasyon ho natin sa ating Diyos. Napakaganda ho niyan. Simbolo ho yan ng unconditional love ng ating Panginoon sa atin. Kasi ho, yung mga magulang, sila ho ang may unconditional love sa atin . Yung mga barkada, nandyan lang yung mga yan dahil may nakukuha sa atin at nauutang. Diba ho? Pero ang magulang, kahit ho saan tayo dumaan, kapalpakan, gulo, stress sa buhay, sila ho ang talagang nagmamahal sa atin ng unconditional love. Diba? Ganun ho ang ating Panginoon . Kahit anong bagsak natin, kahit anong palpak ho natin, hindi ho tayo bibitawan. Kaya nga, no one can separate us from the love of God . Diba? Yan ang sinabi ng Biblia. Kung papansin ninyo, yung utos na yan, may kasunod ho yan. Sinabi ho dyan , honor your father and mother that it may be well with you and you may live long on the earth. Alam nyo kung titingnan mo yun, parang baligtad . Diba? When you honor and your father and mother, 'di ba? Dapat sila yung hahaba ang buhay. Bakit? Hindi sila mai-stress sa iyo . Alam naman natin, stress ang pinakadahilan kung bakit tayo nagkakasakit, 'di ba? O bakit baligtad? Bakit ang sinabi it may be well with you and you may live long on the earth? Bakit tayo ang hahaba ang buhay pag tayo ang nag-honor sa kanila? Alam niyo kung bakit? Kasi nga ho, when we honor our father and mother, natututo tayo sa salitang submit to the authority. Natututo ho tayong gumalang sa nakakataas sa atin o sa otoridad. And because of that, hindi tayo mapapahamak. Marami ho mga siraulo dyan, mga kriminal, ang pinag-ugatan kung bakit ho sila naging masama o di kaya kriminal ay dahil ho sila'y galit sa kanilang mga magulang. Sila ho ay hindi nagpatawad sa kanilang mga magulang, sa mga pagkakamali ng mga magulang nila. Kaya hindi ho sila natutong gumalang. At dahil doon, hindi ho sila natutong mag-submit sa authority. Yun ho ang isang dahilan kung bakit sinabing you will live long. Kasi nga matututo ka ngayon, gumalang ho sa ibang tao, sa kapwa mo. Yan ho ay tinuturuan tayo mabuhay sa society. Alam nyo, sa totoo lang, ito ho ang sikreto ng bayan natin. Ang to honor our father and mother. Kasi naniniwala ako na hindi magbabago ang ating bayan kung hindi ho magsisimula sa pamilya. If we cannot love our parents or father and mother na nagsakripisyo sa atin, how can we love our country? Diba po? Banat bay, paano yan? Yung mga magulang ko, magulang. Ibig sabihin, masyado ho silang magulang, di ba?
paano ho namin sila mamahalin kung ganun sila? Alam mo, ganito lang kasimple ho yan eh. When God said, mahalin mo ang iyong, honor mo ang iyong father and mother, at kahit sila pa ho ay hindi perpekto o di kaya naman ay may kasamaan, eh tinuturuan ho tayo ng Panginoon na maging unselfish. Di ba may kasabihan nga tayo na sinabi ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. The same thing ho sa mga magulang, ask not what your parents can do for you, ask what you can do for your parents. Pag natutunan po natin yan, mas kakayanin na po natin na magbigay sakripisyo sa ating bayan. Ginawa ng nanay ko yan sa akin, ang magsakripisyo kahit ito matigas ang ulo ko, kahit ito ako'y pasaway noon. At dahil po doon, eh nagbago po ako. Nagkaroon po ako ng awakening ika nga sa aking buhay. At dahil po sa Panginoon, naayos po ang aking buhay. Alam nyo, dahil sa sakripisyo ng nanay ko, nakita ko yung pagmamahal at sakripisyo ng Panginoon sa buhay ko. Kaya din, ngayon, yun din ang sinusubukan nating gawin sa bayan natin. Ang magsakripisyo at mahalin ang ating bayan dahil natutunan po natin ito sa aking magulang. Kaya ngayong araw na ito, ipapakilala ko kayo sa aking nanay. Nandito na po tayo sa sementeryo, sana bukas pa. At ayun naman, bukas pa. Alam nyo, napakaganda dito sa lugar na ito kasi very, very peaceful. Siyempre, puro patay nandito. Alam naman maingay, di ba po? Pero wala akong biro ah. Napaka-solemn nitong lugar na to. Tapos makikita po pa nga dito yung napakagandang sinag ng araw na palubog na. Parang ang buhay mo ay palubog na rin. Tanda natin, may daladala tayong saan ba tayo? Kandila, saka bulaklak. Hanapin natin. Eto. Ayan. Ito po ang ating nanay. Pero nasa kaluluwa naman niya, nasa langit na. Oh, matay ka, maangin. Aray. Kamusta ka na dyan, mami? Huwag kang magalala. Magkikita rin tayo in the future. Pero sa ngayon, eh, akin po munang isasaala-ala ang mga ginawa mong sakripisyo sa akin. Maraming salamat at mahal na mahal kita. At huwag kang mag-alala sa amin, kay Manong, kay Coach Oli, at kay Daddy. Lagi kami nagsasama-sama. Dahil yun ang huling abilin mo sa amin. Mami, gusto ko palang ipakilala sa iyo ang mga Banateros, yung mga nag-subscribe sa akin. Sigurado ako, proud na proud ka, Mami. Pero tandaan mo, hindi ko naman magagawa itong mga to kung hindi ka lumaban para sa akin. Kita niyo ito. Ito. Yung libingan yan. Apat yan. Kasi nandyan na yung ipiniprepare. Kasi alam mo, hindi rin naman masama na ipaghanda natin ng preparation ng ating mga sarili. Kasi lahat naman tayo, ang ending natin eh, dito eh. Tanggapin natin yan. Yan ho ang buhay. So, apat yan. Actually, dalawa yan. Tapos magkapatong sa ilalim. So, para sa family namin yan. Diba? Darating talaga ang panahon na everyone will die. Everyone would face the Lord. Eh yan ho'y hindi masama na pinaghahandaan. At para sa panahon, eh hindi mo na kailangan gumastos ba? Yan. So ito na yun. Okay, Mother? Alis na ako ha? Gutom na ako eh. Pero wala ka naman dyan, inanong ka sa langit.